Isang beses pa lang akong nakapunta sa bahay na iyon. Mula nang lumipat kami sa Manila ay hindi na nasundan pa. Doon nakatira ang lola ko. Tanging yung kasambahay na lang na si Ate Mona ang kasama niya sa bahay mula nang pumanaw si lolo. Sa kasamaang palad ay na-stroke si lola. Pero noong pamang malakas pa siya ay binili niya kay la mama na ayaw niyang umalis sa bahay na iyon hanggang sa huling hininga niya. Pasunurin silang lahat kay lola. Bata pa lang doon silang magkakapatid ay talaga namang napakahigpit nito sa lahat ng bagay. Kinalakihan na daw nilang si lola palagi ang nasusunod. Kahit si lolo ay tumitiklo pagdating kay lola. Kabaliktaran naman si lolo. Ubod ng bait nito at pasensyoso. Kahit kailan daw ay hindi ito nagtaas ng boses sa kanilang magkakapatid. 95 anyos na si lolo nang mamatay. Si lola naman ay 88 lang ngayon. Malayo ang agwat ng edad ni lolo at lola. Noon kasi ay pinagkasundo lang ng mga magulang ng dalawa ang kanilang pagiging mag-asawa. Si lolo daw ang nagpumilit sa magulang niya na mapangasawa si lola. Si lola naman ay tutol noon. Pero wala siyang nagawa dahil malaki ang pagkakautang ng pamilya nila sa mga magulang ni lolo. Noong hinihingi niya ang mga kamay ni lola, ay matapang nitong sinabi kay lolo na papayag lang siya magpakasal kay lolo kung lahat ng gusto niya ay susundin nito. At dahil nga sa pag-ibig niya kay lola, ay ginawa ni lolo ang lahat para makuha ang loob nito pagkatapos nilang ikasal. Kalaunan ay napamahal naman ng todo si lola dito. Ibang-iba kasi ang kabaitan ni lolo at katapatan nito sa kanilang sinumpaan. Nung una akala niya ay hindi siya sasaya sapagkat pinagkasundo lamang ang kanilang kasal. Pero nagbago ang lahat dahil na rin sa pagmamahal ni lolo. Kaya ganun na lamang ang lungkot ni lola nang mamatay si lolo. Bata pa ako noon, ngunit sariwa pa sa aking alaala kung paano umiyak si lola. Walang oras na hindi ito lumuluha sa tuwing sisilip sa kabaong ni lolo. Ilang araw din kaming namalagi doon pagkatapos ng libing. Alam kong istrikto at masungit si lola, pero mas lalo pa itong naging matapang simula noon. Bihira akong makausap si lola. Takot din kasi akong lumapit sa kanya. Ultimo sila mama ay sinasabihan akong wag na wag maging makulit lalo pag nakatingin si lola. Matipid itong magsalita. Malamig pa sa Disyembre ang pakikitungo nito sa lahat. Nakakatakot din ang mga titig nito na para kang hinihiwa sa talim. Kaya naman nang makabalik kami sa Maynila ay hindi na ulit ako sumama kila mama sa Bulacan. Hindi na ako nakatapak doon hanggang sa magbinata na ako. Ngayon ay 17 anyos na ako. Solong anak lang ako. Bakasyon noon, napagkasundoan nila mama na pumunta kaming Tarlac sapagkat kasal ng aking pinsan. Taga doon kasi ang napangasawa nito at nakapagpagawa na ng bahay doon. Bilang binata ay tutol ako, saka hindi talaga ako mahilig sa mga pagtitipon-tipon ng pamilya. Kahit pag-reunion nila ay nasa kwarto lang ako kasama ang aking pinsan na si Marvin. Tsaka hindi pala makakasama ang pinsan kong iyon sa Tarlac. Gusto ko ding sulitin ang bakasyon kasama ang mga barkada ko dito sa Maynila. Pero hindi pumayag sila mama. Kung ayaw ko daw sumama ay kilalola na lang muna ako hanggang makabalik sila. Inis na inis ako noon. Parang ganoon din kasi. Ayaw nila akong maiwan mag-isa sa Maynila. Puro pagbubulakbol lang daw ang gagawin ko. Wala akong nagawa ng umentra si Papa. Isang tingin pa lang nito ay katumbasan ng isang palo ng sintron. Kaya kilalola na lang talaga ako. Sabado ng umaga kami umalis sa bahay.
Alas 11 na nang makarating kami sa Bulacan. Kukumustahin lang daw nila saglit si Lola at aalis na sila. Mula sa labas ng bakod ay natanaw ko na yung bahay. Malaki yung bahay nila Lola. Hindi ako nalalakihan dito noon. Pero ngayon, parang pinagawa ito. Ganto pa rin naman yung itsura ng huling punta ko. Siguro nanibago lang ako dahil sa tagal kong hindi nakabisita. Sinalubong kami ni Ate Mona sa gate. Hindi nagbago ang mukha nito. May iilang puti sa buhok pero ganoon pa din ang itsura. Masaya kaming binati nito. Nasa taas daw si Lola. Pagpasok namin sa pinto ay sala ka agad. Iginala ko yung tingin ko. Napakalinis nito kahit luma na ang disenyo. Nandoon pa rin yung sofa na madalas kong lundagan nung maliit pa ako. Sa pader kung nasaan yung mahabang sofa ay nakadikit ang malaking larawan ni Lolo na nakasakay sa puting kabayo. Tapos sa kabilang pader naman ay larawan nila mama nung mga bata pa sila. Marami nang naikwento si mama noon na alaala nila sa bahay na ito. Isa na doon yung pagkalaglag niya sa hagdan na nag-iwan sa kanya ng malaking peklat sa hita. Paakyat na sila mama. Naririnig ko yung mga yabag nila sa hagdan. Nag-i-echo yung tunog sa bawat hakbang nila. Sumunod na ako. Kahoy lang yung hagdan. Nandoon pa din yung isang baitang na may crack sa gitna. Nagulat ako kay mama kasi otomatikong nilagpasan niya ito nang hindi tumitingin. Si papa natapakan ito. Nang maliliit pa kaming magpipinsan ay laging pasingal na pinapaalala ni Lola na huwag daw naming tatapakan yun at baka bumigay. Si Lolo daw ang dahilan kung bakit may crack ito. Kung nga naman ang ginawa ni Lolo ay hindi ko na alam. Nagtataka nga ako kung bakit hindi man lang ito ipaayos ni Lola. Siguro dahil isa yun sa alaala niya kay Lolo. Napahinto lang ako sa pag-iisip ng kung ano-ano nang marinig ko mula sa hagdan ang bati ni Mama kay Lola. Dali-dali naman akong umakyat at pumasok sa kwarto ni Lola. Nabigla ako nang makita ko si Lola. Nakaupo lang ito sa wheelchair at bahagyang nakangiwi ang mga labi. Payat ang pangangatawan at puting-puti ang mahabang buhok. Kahit nakaupo ito ay masasabi kong hanggang bewang ang buhok niya. Kulubot na ang balat at hirap ng igalawang kamay at paa. Nakita ko ang saya sa mga mata ni Lola nang makita si Mama. Umalik si Mama sa noon ito at sineniyasan akong lumapit. Hinawakan ko ang kamay ni Lola at nagmano. Umalik din ako sa kanyang noo pero ang totoo ay ginaya ko lang si Mama. Kinakausap ni Mama si Lola. Puro pagtango lang ang sagot nito. Hindi na kasi nakakapagsalita. Umupo ako sa kama niya. Ito pa din yung kama nila ni Lolo. Natuwa ako sa bedsheet kasi may pangalan ni Lolo sa parteng ulunan. Sa tabi ng kama ay may maliit na drawer at sa ibabaw ay lampshade. Nandoon din yung picture ni Lola at Lolo. Dala ng kuryosidad ko ay hinila ko yung unang drawer. Puro gamot lang ni Lola ang nakalagay. Yung drawer sa baba ay nakakandado. Narinig ko na sinabi ni Mama kay Lola na dito daw muna ako. Baka Lunes o Martes na daw ang balik nila. Napalingon ako kay Mama. Tapos nakatingin pala sa akin si Lola. Nakatitig lang siya sa akin. Ginitian ko naman ang Lola at umiwas ako ng tingin. Naiilang pa din ako sa mga tingin ni Lola. Bumalik tuloy yung mga alaala ko nung bata pa ako. Kung paano kami pagalitan ni Lola sa mga simpleng bagay. Kung paano niya kami pandilatang magpipinsan. Sa madaling salita ay takot pa din ako kay Lola. Ayon naman kay Mama ay ganoon lang talaga ito pero deep inside ay mahal niya kaming lahat. Naputol lamang ang aking mga agam-agam nang magpaalam na sila Mama. Pagkatapos humalik kay Lola ay bumaba na sila ni Papa. Sumunod naman ako.
Pero bago ako makalabas ay nilingon ko muna si Lola. Nakatingin ito sa akin. Walang emosyon. Nagpaalam din ako dito at sabi ko ay ihahatid ko lang sila mama sa labasan. Nagbilin si mama. Natingnan-tingnan ko rin daw si Lola pag may ibang ginagawa si Ate Mona. Umuo naman ako. Sabay-sabi kong, Ma, pasalubong. Nakaalis na sila. Bumalik na ako sa loob. Umupo ako sa sofa. Nadatnan ako ni Ate Mona na nagbabasa ng mga lumang comics. Inaya ako nitong kumain. Nakapagluto na daw siya. Sabi ko naman sa kanya, isabay na kami. Naghahain na si Ate nang tinanong ko ito. Ate Mona, paano si Lola? Sagot niya, Ah, mamayang alas 12 pa kakain yun. Sinasakto niya talaga sa oras kaya mauna na tayo. Tiningnan ko ang relo ko. 11:30 pa lang noon. Tahimik lang si Ate Mona. Hindi ito pala salita. Sumasagot lang ito pag tinatanong. Natapos na kaming kumain. Ilang segundo lang ay may narinig akong tunog ng bell mula sa itaas. Sabi ni Ate Mona ay si Lola daw yun. Nagbebel ito pag may kailangan. Umakyat na si Ate. Naiwan ako mag-isa sa lamesa. Naawa ako sa kalagayan ni Lola. Mag-isa lang kasi ito sa buhay, bukod kay Ate Mona. Apat na magkakapatid sila mama. Yung panganay nila ay nasa Amerika at doon na naninirahan kasama ang pamilya. Si Tito Omar yun. Yung sumunod ay si Tita Lily. Sa Japan na siya nakatira kasama ang asawang Hapon. Si Tita Felma ay yung nanay ng ikakasal na palaging busy sa negosyo at si Mama ang pinakabunso. Si Mama ay sa bangko nagtatrabaho. Bukod tanging siya lang ang bumibisita kay Lola. Minsan ay dalawang beses sa isang buwan siya kung pumunta dito. Bakulit din naman kasi si Lola. Nakailang pilit na si Mama na sa bahay na siya tumira pero ayaw nito. Nakakabagot dito sa totoo lang. Ni walang aso o pusa na pwedeng makalaro man lang. May TV naman sa sala. Kaya lang iilan lang ang nasasagap na channel. Bumaba na si Ate Mona. Sabi niya ay magpahinga daw ako sa kabilang kwarto kung gusto ko. Umakyat ako pero di dahil inaantok ako. Gusto ko lang tingnan yung dating kwarto nila mama. Katabi lang ito ng kwarto ni Lola. Pagpasok ko ay bumigat ang pakiramdam ko. Para bang may kung anong enerhiya sa kwartong iyon. Pero pinagwalang bahala ako. Tumungo ako sa bookshelves at kumuha ng librong babasahin. Puro nobela yung libro. Nakapili ako ng isa at humiga sa kama. Nakakailang pahina pa lang ako at hindi ko na malaya na nakatulog ako. Nagising ako bandang alas 5. Pagpihit ko ng higa paharap sa pinto ay nakita ko si Lola. Nakaupo lamang sa wheelchair niya at nakatitig sa akin. Bahagya akong nagulat. Nakakatakot ang mga titig nito. Kinilabutan ako nung mga oras na yon. Walang lumalabas sa bibig ko. Dahan-dahang umangat ang isang kamay ni Lola. At biglang inabot ang mukha ko. Biglang bangon ako sa kama. Shit, panaginip lang pala. Basang-basa ako ng pawis nung oras na yon. Napaka-weirdo ng panaginip ko. Pagtingin ko sa relo, ay alas 5 na nga. Akma akong bababa para kunin yung mga gamit ko sa sala. Pero pagtingin ko ay nandun na sa baba ng kama ang bag ko. Inakyat na siguro ni Ate Mona. Lumabas na ako ng kwarto. Nandoon si Lola sa labas ng kwarto niya. Nakaharap ito sa gawing hagdan. Palapit na ako sa kanya.
nang may malamig na palad na dumampi sa balikat ko. Paglingon ko ay wala namang tao. Akala ko si Ate Mona. Nagtayuan ng balahibo ko. Alam kong hindi na ito panaginip. Gusto kong sumigaw nung mga oras na yon. Natauwal lang ako nang tumunog ang bell ni Lola.